what's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas regarding po sa ating throttle body o electronic throttle body o electronic throttle control motor. Alright? Dito mga sir, napakalaki trabaho nito sa ating sasakyan. Mapagasolina man yan or mapadiesel. Ito po yung nagkocontrol mga sir sa ating RPM, pagbukas ng hangin, pagsara ng hangin, napapasok doon sa ating makina. Alright? So, dito po mga sir, ang nagko-control, sa side na to, dito po makikita yung motor. Nasa loob, nandito yung motor na ginagamit. Kumbaga, pinaka-ano niya mga sir, yung motor control nandito. Ito, flapper lang to. Ito, nagsasara, nagbubukas lang yan. Gumagalaw, bukas, sara, bukas, sara. Ito mga sir, yung motor na umiikot dito sa gear naman sa loob. Alright? Itong loob na to, may mga gear po yan. So, depende sa sasakyan, kung anong sasakyan na hawak nyo, ito example lang po ito sa mga Toyota. Toyota Altis, tong throttle body na to. Kamukha po siya ng Toyota Innova. O, gasolina man o diesel. So, ito mga sir, ang gamit niya is naka-rivets. Mahirap siyang tanggalin dahil hindi po si Deroscas, hindi declip. Sa mga Hyundai, declip lang. Ito mga sir, naka-rivets siya. Pagka nagtanggal po kayo, pwedeng gamitin ng grinder or pwedeng gamitan natin ng barena. Alright? So, pag-usapan natin yung mga common issue ng throttle body. Una, check engine. Alright? Kung nakaramdam na kayo ng check engine or nakita nyo sa inyong dashboard nagkaroon, umilaw yun yung check engine at ang tinukoy po nasira ay ang throttle body, ibig sabihin, meron pong problema ang inyong throttle body or inyong electronic throttle control motor. Alright? Ito siya mga sir. Ano ba ang nasira ang throttle body? Ang kadalasang reading ng throttle body is electronic throttle control motor range performance or electronic throttle body performance range, depende kasi hindi ko gaano kabisado, basta pagka nagka problema mismo ang throttle body, stuck off or stuck open or stuck loss throttle electronic throttle motor electronic throttle body, okay, yun ang magiging problema niya. So kadalasan dito mga sir na lumalabas lang na issue is yung electronic throttle body, electronic throttle control motor performance range. Pagka sinabi pong performance range or stuck off, stuck up o stuck loss, ito po mismo may problema. Patay doon sa stuck off or performance range. Pagka performance range po ang ibig sabihin mga sir is madumi lang po ang inyong throttle body. So performance range, drivable po siya mga sir pagka ganun ang lumabas sa inyong scanning. Drivable siya. Ang kaso nga lang, hindi po siya synchronized doon sa inyong acceleration pedal. Hindi siya synchronized. Minsan, ayaw niyang sumabay. Minsan naman, nakakasabay siya pero nag-stack up siya ng mga milliseconds o may seconds na nag-stack up siya. Kaya babasahin agad na inyong computer box. Isi-sense na kulang or nag-miss siya doon sa reading ng throttle body. Hindi nag-synchronize yung reading ng throttle body at yung inyong throttle pedal. Alright? Acceleration pedal sensor ang tawag doon. So, hindi po ito cable. Hindi po kasama dito ang cable mga sir. Dahil TPS po ang kasama ng cable. Alright? Una, yung madumi yung gilid. Ang sira naman mga sir is yung stuck up, stuck close, or stuck open. Ibig sabihin po niya mga sir, mismong motor na po natin, yung mismong motor dito sa loob, nagkaroon po siya ng problema. Una, nagkaroon ng pagkadurog ang kanyang carbon brush. Yung mga carbon brush, nandito yan sa ibabaw. Carbon brush. Nagkaroon ng pagkadurog. Or, nabasa ng tubig to. Or, yung pinaka-gear niya dito, mga sir, nabungi. Pagka nabungi po yun, magkakaroon po siya ng problema. Nag-stack close, stack off, stack open, yung inyong throttle body. Madali pong malaman yun. Paano? Pag on nyo po ng susi, hindi po ito gagalaw. Alright? Pero hindi sa lahat ng hindi paggalaw na isira na yung throttle body. Meron kasi mga sasakyan na hindi talaga ito gumagalaw pag ino-on yung throttle body. At meron din sasakyan na nakagitna lang to pag naka-on ang throttle body. Or pag naka-off ang sasakyan, nakagitna yan. Pag naka-on, nakasara yan. Meron mga sasakyan. Kaya sinabi sa inyo, Toyota Altis, Toyota Innova, dito lang po muna tayo magbibigay ng idea. Sa ibang sasakyan, iba po yun. Alright? So, pwede kayo mag-comment kung may tanong kayo. Ngayon mga sir, kung sira po yung gear, sigurado stuck off. Stuck close, stuck open. Sira ang gear, bungi ang gear, meron ako na-encounter niyan, inabot po siya sa baha. Alright? Tapos, magkakaroon siya na sintomas mga sir,
nang hirap po siya sa RPM. Pag in-RPM niyo po siya, parang hindi siya makakaangat. Hindi siya makakaangat yung RPM, parang hirap na hirap siyang apakan, hirap po siyang umangat. Bakit? Ito po sa kanyang clogging sa loob. Yan. Sa dumi po niyan sa loob. So mamaya papakita ko sa inyo, hindi lang gaano kita yan. Yung dumi po na yan sa loob, yan. Dahil po dyan, kitang-kita po yung mga sir yan. Nag-ano na siya, parang nagbibuild na siya ng parang semento na tumigas. O parang, ano bang tawag nun? Parang, hindi siya carbon deposit eh, kasi may langis to. Dito kasi dadaan ng langis na hinihigop sa intake. Tapos ibabalik doon sa intake para iputok sa gasolina, iputok sa spark plug, lalabas doon sa exhaust. Magiging usok na. Malinis ang sasakyan. Alright? Pero sa katagalan kasi noon, dito siya magbibuild. Lalo kung kasi langis yan eh. Papasok ang langis. Hindi naman volume ang langis. Kasi may usok talaga na lalabas doon sa inyong valve cover. Yung lalabas doon, papasok sa intake, dadaan talaga dito yan. Alright? Kung meron kayong salaan na pag dumaan yung langis, isasala lang doon, wala siyang... Doon lang mahuhulog, hindi siya papasok dito. Maganda yun, malinis yung langis na papasok. Pero magdi-drain ka lagi nun. So meron ng mga binibenta, hindi ko naman nire-recommend yun, pero may mga nakikita akong sasakyan na naglalagay sila ng ganun bago pumasok dito. Para malinis ang throttle body, tatagal bago linisan ang throttle body at hindi mausok ang tambotyo. Kadalasan mga sir, lagi ko na-encounter, pag may problema din yung throttle body, low power ang sasakyan. Diesel at gasolina, basta may problema ang throttle body, unang-una low power. Kahit wala pong check engine, yung check engine, given na yan, nasira talaga. Pero kahit walang check engine, pag may sira ang throttle body, may problema ang throttle body, low power po ang sasakyan mga sir. Unahin po ito, basic lang po naman ito, madaling tanggalin, tubig lang yan, palabas papasok, papainit dito sa motor, pag magsisense lang siya. Ngayon mga sir, pagka nalinis na po ito, para mawala po yung haka-haka na baka throttle body, kasi napaka-friendly lang po niya, napakadali po niya linisin. Alright? Sa mga naka-gasolina na sasakyan, napakadali niya linisin. Eh kung naka-diesel ka, ganun din, napakadali niya linisin. Pero hindi lahat ng naglo-low power ay nandito galing, pero... Isa po ito sa cost na naglo-low power yung sasakyan. Lalo na kung mataas na masyado yung odometer nyo, hindi nyo na po napalinis, hindi na napapi-PMS, dito po nanggagaling yun. Alright? Palatandaan, wirings po ang nandito nakasaksak. Kung cable type ang inyong sasakyan, kahit anong apak nun yan, walang problema. Masisynchronize yan dahil yung sa pedal nyo, kable lang yung iniikot dito, yung mga old model ng mga sakyan. Pero mga bago na po ngayon, wire na po to, sensor na po. Doon din sa APP, accelerator pedal, naka-sensor na rin po siya. Alright? So, low power. Ito naman kasunod, hirap po siya manakbo. Alright? Experience ko dito mga sir. Yung shifting niya, medyo hirap siyang tumakbo eh. Lalo sa mga gasolina, pag may problema po ang inyong throttle body, parang hirap po siyang manakbo, hirap kumuha ng shifting, yung gas consumption mo medyo tumataas, tapos kung magsi-shift man siya mga sir, magkakaroon pa siya ng konting pag parang pag-udyok bago siya mag-shift. Pero kung lagi niyong dala yung sasakyan nyo, mapapamiliarize yung takbo, mararamdaman mo na tuwing nagda-drive ka, malalaman mo na parang bago mag-shift, hesitation muna bago pumasok yung cambio. Alright? Meron din pong problemang ganito at naka-encounter na po ako sa ganung issue mga sir. Na throttle body ang sira, kada pasok namin ng cambio, medyo hirap po siya. Kaya dapat, kung mataas na ang odometer nyo, huwag nyo pong kalimutang linisin ang inyong throttle body. Yung kadalasan naman, sa diesel mga sir, yung acceleration, no response. Hindi na po nagre-response yung iba. Pagka may problema to, magkakaroon siya ng performance range. Kahit kapiraso lang ng mga langis-langis, pag diesel, ng mga sasakyan, diesel, kadalasan pag nagbara lang yung, nag-stack up lang yung mga nagbibuild na dumi dito sa loob, magkakaroon po siya ng range performance. Lagi kong na-encounter sa mga maliliit, mga 3-cylinder, basta maliliit na sasakyan din, na-encounter ko rin yun. Parang ang binabasa niya, hindi sila synchronized doon sa acceleration pedal sa APS, APP o ano man tawag nun. Yung sa apakan nyo sa acceleration pag nag-revolution kayo, pagka hindi na po siya synchronize yun, makikita yung accelerator no response or delay na po siya. Minsan mayroon kasi sasakyan, pag on mo ng susi, bubukas to, kapirasot, gaganong pipitik, tapos babalik.
good yung throttle body. Ngayon, pag inapakan nyo yung accelerator pedal, pag sinilip nyo to, lalo sa mga Kia, yung maliliit, hindi po siya sumasama. Hindi siya nasama kahit anong apak mo, hindi siya sumasama. Which is, ang standard naman noon sa mga Kia Picanto, nakikita ko, pag apak mo, kahit sa mga Toyota, nakikita ko, sumasama siya pag inapakan mo. Kung anong apak mo, anong diin, ganun din yung degree na iniikot niya, binubukas niya ganun. Okay? Yun din yung binubukas niya pag ganyan. Yan o. Kung anong apak mo. Pero ito mga sir, kung imamanual niyo po ito, sobrang tigas. Ayan o. Sobrang tigas niyo. O, mga siguro, mga 20 o 15 ang lakas. O, matigas po siya mga sir. Pagka manual niyo po siya, kamay sa kamay, matigas po sobra. Kasi ang supply po nito is constant 12 volts yung talagang pumapasok dito. Hindi lang 12 volts. Kung anong charging voltage na inyong sasakyan, yun po ang pumapasok dito sa loob. Ganun po katalino to. Kayo po naka-encounter ng mga anong sira, yung sinabi ko sa inyo, pwede nyo na pong linisin. Basic muna. Basic lang muna ang troubleshoot, linis lang ng throttle body. Or observation na inyong throttle body. Kung may check engine, kailangan pong i-scan inyong throttle body. Madali pong linisin to mga sir. Huwag po kayong mag-alala. Ang panlinis po nito, kumuha kayo ng toothbrush. Malinis na toothbrush, hindi yung basa na toothbrush. Tuyo na toothbrush, malinis. Tapos kumuha kayo ng gasolina. Bumili kayo. Baano ba namang bumili kayo ng 50 pesos na gasolina? Puno na po yung lagayan yung galon. Alright? Ito, liguin mo to. Ito banda rito. Huwag mo to liguin dito sa ulo. Dito, huwag. Ang gagawin mo, nakaganyan. Huwag mo nakaganon. Huwag din yung nakaganyan, nakapantay. Dapat nakaganyan siya ng bagya. Yan. Para ang tubig, dito papunta. O yung liquid, dito papunta. Ngayon, saka nyo dito, dito nyo anuhan ng gasolina. Yung gamitin nyo, yung basyo ng alcohol, o ano man yung pansirit, o ano man yung pambuga nyo, pang ganyan, pang linis, o yung pang, ano, pag nagugupit tayo, paggupit ng buhok, yung pinapispray dito sa buhok, pwede yon. Ispray nyo lang dyan, yung mga itim na to, para matanggal yan. O di kaya ibabad nyo, kung gusto nyo, may kalahati, ganyan. Nakababad siya rito, huwag nyo itama sa motor, mga hanggang dito lang. Babad nyo muna sa gasolina, gano'n. Kung hindi man, pagka nalagyan nyo ng gasolina, toothbrushin nyo na, dahan-dahan. Toothbrush, gasolina, buga, toothbrush, buga, gasolina lang muna. Dito sa likod, ganun din. Gasolina, toothbrush, buga. Gasolina, toothbrush, buga. Pagka nakita nyo malinis niya, huwag na kayo matakot niyan pag ginalaw nyo. Huwag kayo matakot na galawin yan. Kamukha niyan, ginalaw ko, stock up, tigil siya mga sir. Ingat kayo dyan kasi nangiipit ng kamay ito, sobrang tigas na ito. Sobrang pagka binalik nyo, sobrang bilis niyang gumano, nakakaipit. Parang sipit na alimango. Pagka nakaganyan, pwede na linisin yan ng gasolina, toothbrushin nyo ng toothbrushin para matanggal yung mga tartar o oil. Oil, ano to eh, na ipon, yung para mga langis. Yun, para pagka natanggal na po siya mga sir, doon na kayo titira ng carb cleaner kung gusto nyo yung carb cleaner. Carb cleaner, punas. Punas naman siya, punas, carb cleaner, punas, carb cleaner, punas. Para yung mga nanggigitata, tanggal talaga. Ngayon, ang pinakamahalaga dito mga sir, yung pinakalabi. Yan. Yung pinakalabi niya rito. Yung ibabaw na yan, you know, wala na akong nakitang liwanag sa ibabaw. Tsaka sa ilalim, wala na rin. Oh. Wala na, kahit baliktarin rin natin. Kasi, sobra na po niya. Dumi, ano. Yan yung may nakita tayo, di ba? Sa gilid, may nakita tayo. Yan, dyan dadaan ng hangin. Wind idling. Dyan lumalabas ang hangin. Yan, oh. Dyan lumalabas. Sa kabila, wala na, oh. O, oh, kahit anong gilid natin. Wala na. Wala ka na makikita. Dito sa kabila, mayroon pa, yan, oh. Kita mo ba yan, oh? Yan. Tapos, ikotin natin para baka bias, yan, oh. Wala ka na makikita, oh. Wala na. Sa kabila, mayroon pang kaunti, yan, oh. May kaunti pa rito. Dito wala na. Ayan o. O, wala na. Dito lang meron. Kasi, clogging na po siya mga sir. So, pag nalinisan niya na po siya, babalik na po yung ganda ng takbo. Babalik na yung hatak. Babalik na yung medyo parang maaluan na siya pag inapakan mo acceleration. Ngayon, ingat kayo dito mga sir. Pag naglinis kayo at okay na siya, isprayan nyo dito ng WD-40. Kapiraso lang. Konting-konti lang dito. Yung pinakaibaba nito, yung itim, dito sa pinakaibaba, isprayan mo ng WD-40. Dito. Tapos dito sa taas, isprayan mo. Nakaganito pa rin ang posisyon niya. Okay? Tapos ganun din dito mga sir. Isprayan mo rin dito. Tapos dito. WD-40, kapiraso lang. Alam mo bakit? To prevent. Yung mga stock up, hindi siya mag-stock up. Pagbukas mo, malambot pa rin. Nandun pa rin siya. Yan o. Okay pa rin yung bukas niya. Alright?
Pagkatapos nun mga sir, huwag kayong matakot nito pag naglinis kayo kasi sabi nila pag nagalaw daw yung throttle body, nagkakaroon ng problema. Hindi po magkakaroon ng problema yan. Huwag kang matakot basta alam mo kung paano naman gagawin. Ito naman yan. Ang problema kasi nito pag nilinis, magkakaroon siya ng stack up dun sa RPM. Magkakaroon siya ng after cleaning, after PMS, magkakaroon siya ng idle, high RPM, o di kaya yung idle niya, bababa naman, babagsak. Walang problema yon. Basta ganito mga sir. Yan, mga ganyan. Di sa akin. I-re-relearn lang po sa scanner yan. Ngayon, pagka na-relearn po yan, babalik na po sa dati yan na setting ng kanyang idling. Alright? Kung hindi nyo man ma-relearn sa scanner, huwag kayo matakot. Pwede naman tanggalin yung mga manual method lang, mga manual basic method na ginagawa natin. Tanggalin mo lang. Na-encounter ko na sa Innova yan na gasolina. Tatanggalin mo lang yung negative. Pag on muna susi, tanggal negative, bilang ka lang muna, mga 10 seconds, tapos, o di kaya 1 minute, ibalik mo yung ground, pero naka-on yung susi nun ha. Pagbalik mo, naka-on pa rin, saka mo i-off ngayon. Pag on mo ulit, bilang ka ulit 10 seconds, on, bilang 10 seconds off, 10 seconds ulit on, 3 times. Pagkatapos nun, saka mo i-start, babalik na po sa dati yan. Alright? Yun lang po yung ating basic troubleshoot, o basic trainings, o basic tutorial. Basic ideas para dito sa ating throttle body. So, gasolina man yan or diesel. Alright? Maraming salamat po sa inyo lahat. Automatic Works. Mabuhay tayong lahat, mga sir.